Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? Welcome po ulit sa Usapang Tito Manny. Ngayon po ang topic natin ay itong pagpaslang kay Percival Caragmabasa o mas kilala sa pangalang Percy Lapid, isa po siyang radio host at broadcaster. Sabi po dito sa News 5, si Percival Caragmabasa o mas sikat sa pangalan na Percy Lapid ay kilalang kritiko ng mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno. Ang Lapid Fire Host ang ikalawang mamamahayag na napaslang sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Nilabas naman po ng Manila Bulletin, sabi ng isang makabayan Solon, Percy Lapid killing is proof of worsening impunity in Philippines. Sabi naman sa Philippine Star, killing of broadcaster Percy Lapid draws wide condemnation. Sa Inquirer naman, foreign nations express grave concern over slay of broadcaster Percy Lapid. At nakisawsaw na rin po ang New York Times. Sabi dito, journalist who criticized Marcos is fatally shot in the Philippines. Ito pong kaso ni Percy Lapid ay iniimbestigahan na po. Under investigation na po ito, pero napakarami ng grupo ang nag-i-insinuate, ang naghahayag, at meron pang derechahan ibinibintang kay Ferdinand Marcos ang pagkapaslang dito kay Percy Lapid. Ano ba to? Kasama sa demolition job? Ito ang hinihintay na pagkakataon ng mga kalaban ng gobyerno para ibagsak ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabay-sabay kaagad silang naglabas ng mga statement nila. Basahin ko po itong sinabi ni Vince Tanyada na director lawyer. Sabi niya, let it be known and recorded that Percy Lapid was killed on the 100th day of BBM in service. Ano kayang pinatutungkulan nitong si Vince Tanyada, no? Hindi ba makahulugan yung kanyang pahayag? Sana ipinaliwanag mo pa ng husto para maintindihan namin Vince Tanyada kung ano ibig mong sabihin. Sabi naman ni former Senator Bam Aquino, sa mga huling broadcast ni Ka Percy, idiniin niya ang kahalagahan ng patuloy na paglaban sa kasinungalingan para maisalba ang ating lipunan. Nakakagalit at nakakabahala ang patuloy na pagpatay, panggipit at karahasan sa mga mamamahayag natin. Kailangan ng wakasan ang kulturang ito. Sabi naman ni Lenny Robredo, malaking kawalan ang kanyang boses. Nagtataka lang po ako. Sabi kasi ni Robredo, malaking kawalan ang kanyang boses. Yung kayang pagkamatay ng kanyang asawa, hindi ba malaking kawalan din siya? Pero bakit kaya hindi niya pinaimbestigahan ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa? Bakit kaya kay Jesse Robredo hindi siya humingi at naghanap ng hustisya? Asking lang po. Isa pa, itong si Manuel, talagang ang hilig nito talagang si Manuel. Nagpapasikat talaga. Panoorin po natin ito. At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag, pumapatay ng mga kritikal ng mga Pilipino. Ayaw nila na magpalagalap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. Eh, hindi ba? Kung tutuusin, parang ano ba to? Libelous na to? Talagang ibinibintang niya na kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagkapaslang kay Percy Lapid. Para bang alam niya na kagad kung sino ang pumatay samantalang ito ay under investigation pa. Itong mga taong ito, hindi makapaghintay ng investigasyon. O kung ano ang magiging resulta, sila ay may kanya-kanya na kagad na konklusyon kung sino ang nagpapatay kay Percy Lapid at iisa lang ang kanilang itinuturo na may kinalaman ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pagkapaslang kay Percy Lapid. Hindi ba part ng demolition job yan? Nakita nyo ba yung mga pictures ng mga nagrarally? Naglalakihin yung kanilang mga placards parang handang-handa kagad. Parang a day or two pa lang yung pagkapaslang kay Percy Lapid, eh nakaredy na yung kanilang pagrarally at yung mga gagamitin nilang placards. Si Percy Lapid po, ang second journalist broadcaster o kung ano man na taga-media na pinaslang sa panahon ni Bongbong Marcos. So napaisip tuloy ako, ngayon lang ba nagkaroon ng
pagpas lang sa mga journalist broadcaster natin? Nung bang mga nakaraang administrasyon o mga presidente, wala pong mga naganap na ganito? So naghanap po ako sa internet at nakita ko ito na inilabas ng The Manila Times noong May 28, 2016. Sabi dito, more than 30 journalists killed during the B.S. Aquino regime. Tuloy ko ah, sabi rito, yesterday another journalist was shot dead, Alex Balcoba, 56. A reporter for the People's Brigada tabloid was killed in Manila by two gunmen on a motorcycle. With this murder, more than 30 journalists have been slain during the about-to-end regime of President B.S. or Benigno S. Aquino III. So naghanap pa rin po ako. Nakita ko to, journalists killed under each administration since 1986. Gloria Macapagal Arroyo, 103. Benigno Noynoy Aquino III, 32. Rodrigo Duterte, 23. Corazon Aquino, 17. Fidel Ramos, 15. Joseph Estrada, 5. Dahil si Joseph Estrada hindi naman natapos yung kanyang termino, pero itong mga lumalabas na to, eh nagpapatunay na hindi lang sa panahon ni Bongbong Marcos, nagkaroon ng mga pagpaslang sa ating mga broadcasters or mga taga-media. Pero itong pagpaslang kay Percy Lapid, eh binibintang agad kay Bongbong Marcos. Well, nakikiramay po ako sa pamilya po ni Percy Lapid. Pero hintayin po natin kung ano ang mangyayari sa investigasyon. Itong mga taong naglalabas agad ng kanilang mga desisyon, ng kanilang espekulasyon, eh parang hindi na tama. Ginugulo nyo masyado ang ating bansa. Tulad nitong si Vince Tanyada, put on record daw na sa ika-100th day ni Bongbong Marcos, naganap ang pagpaslang. E de insinuating kagad siya na may kinalaman ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito naman si Bam Aquino, kung makapagsalita, dapat daw mahinto itong klase ng mga pagpatay sa ating mga taga-media. Eh yung pala nung panahon ni Noynoy Aquino, eh meron din naman pala mga pagpatay. 32 ang napatay ng mga taga-media. Ito naman si Lenny Robredo. Ang dami kong nabasang comments na bakit siya hindi niya pinaimbestigahan ang pagkapatay ng kanyang asawang si Jesse Robredo. Ito mga taga-New York Times, natural, mga kritiko yan eh. Isa yan sa gustong bumagsak ang administrasyon ni Bongbong Marcos. At lalo na itong si Manuel na to. Hindi ba dapat kasuhan na to ng libel? Dahil hayag-hayagan na dinediretso niya na si Bongbong Marcos ang may kinalaman sa pagpatay kay Percy Lapid. Apakadaling mag-condemn, no? Napakadali talaga para kay Raul Manuel na ikondina itong administrasyon natin. Pero sabihin mo sa kanya, ikondina niya ang CPP-NPA ni hindi siya makapagsalita. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, mahirap po ang susuongin ng ating presidenteng si Bongbong Marcos, pero ako naniniwala, hindi siya itinilaga ng Panginoong Diyos dyan sa pwesto niya, only for him to fail. Meron pong plano ang ating Panginoong Diyos, kaya bumalik ang mga Marcos sa Malacanang. Hindi lang yan po para i-vindicate ang pangalan ni Apo Lakay. Believe you me, meron grand design ang langit para sa Pilipino, para sa Pilipinas. So again, nakikiramay po tayo sa pamilya ni Percy Lapid at sana makamit nyo po ang hustisya na inyong inaasam para kay Percy. May mga harsh comments pa nga akong nabase. Lesser known naman daw si Percy Lapid. Bakit siya pa ang tatargetin? Bakit hindi yung mga talagang kumakabanat sa gobyerno? Alam nyo na po kung sino yung mga yan. Kumakabanat sa gobyerno at kay Bongbong Marcos, eh ganun-ganun na lang. Mas sobra at higit pa sa pagbanat ni Percy Lapid. Although, admittedly, ngayon ko lang po narinig ang pangalan ni Percy Lapid. Pero sabi naman nila, magaling siyang komentarista at radio host. Okay lang, talagang ganun. Merong anti, may pro. Kung nagkataong anti si Percy Lapid at inilalabas niya yung kanyang mga hinaing at kanyang mga pagpupuna sa gobyerno natin, fine. But I don't think na yun ang magiging dahilan para ipatumba ni Bongbong Marcos si Percy Lapid. Mahigit 3 dekada nga eh na sinisiraan nila ang pamilya ni Apo Lakay. Meron bang pinatumba ang pamilya ni Bongbong Marcos? So, halatang halata naman po na ito ay kasama sa kanilang plan para pabagsakin
ang gobyerno ni Bongbong Marcos. But I believe malakas ang aking paniniwala sa Diyos na hindi niya papayagan na manaig itong mga taong gustong sirain ang ating bansa. So I urge everyone, let us all pray for our president. Sabi ko nga nung una pa eh, it is going to be an uphill battle for Ferdinand Marcos if only because of his name. Ito mang 100 days niya eh. Basahin nyo ang mga pahayag nito mga anti-Marcos. Lahat sila walang nakita ni isang magandang ginawa si Bongbong Marcos itong first 100 days niya. Natural. Ano i-expect natin sa mga anti? Kaya nga anti yung mga yan eh. Kahit na nakikita na nila ang mga kabutiang nagagawa ni Bongbong Marcos, bulag-bulagan po sila. Pero hindi na po magpapatinag. Hindi na po basta tatahimik na lang ang mas nakararaming Pilipino na sumusuporta kay Bongbong Marcos. So let us all pray for the safety and for the success of the Marcos administration. Kayo po, anong masasabi niyo dito sa bagong kaganapan na naman ito? Hay nako, patuloy po tayong magdasal. Ipanalangin po natin ang liderato ni Bongbong Marcos, ni Inday Sara at ng lahat ng mga tao natin sa gobyerno. This will not be a perfect administration. That is for sure. Wala naman pong naging perpektong administrasyon. So doon sa mga naghanap na maging perpekto ang administrasyon ni Bongbong Marcos, look back. Tingnan nyo yung mga past administrations. May naging perpekto ba dyan? Hindi nyo na kailangan sagutin. Dahil ang sagot dyan, wala. Pero hinding-hindi po mananaig ang may mga evil minds to put down this government. Nakakalungkot lang talaga na si President Bongbong Marcos ay puring-puri ng mga taga-ibang bansa, even ng kanilang mga leaders, presidents and alike. Pero sa sariling bansa natin, siya ay pilit na ibinabagsak. So again, I ask everyone to please pray fervently for the success of our president. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na mga issues.